Maritime strike na bahagi ng Maritime Aviation Support Activity ng Philippines at US Maritime Corps. Pansamantalang kinansela dahil sa masamang panahon. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilao. Nagsanipwersa ang Philippine at US Maritime Corps para sa isa sa gawang Maritime Strike Operation Training bilang bahagi ng Maritime Aviation Support Activity 2023 sa Naval Station Leyville Toganchoki, San Antonio, Zambales. Bahagi ng Maritime Strike Operation Training ang pagsasagawa ng live fire exercise. Highlight din sana sa bilateral exercise ang pagsasagawa ng sinking exercise kung saan pasasabugin at target na mapalubog ang isang decommissioned ship. 12 nautical miles ang layo nito sa dalampasigan. Nang simulan ang maritime exercise, sinubukan na paliparin ang tatlong helicopter na gagamitin sa live fire exercises. Ngunit dahil sa sama ng panahon, pansamantalang pinahinto ang aktibidad. Yes, based on the agreed go-no-go criteria like the minimum cloud ceiling, the visibility, hindi siya pasok doon sa go criteria. Nasa no-go criteria pa tayo sa ngayon. We are considering, of course, the safety of all participants sa ating maritime strike na ito. Nakatuon sana ang exercise sa coastal defense, counter-landing, at prosecution ng maritime targets. Layon ng MASA na mapatibay ang kakayanan ng Philippine Maritime Corps at US Maritime Corps sa kanilang interoperability at paghahanda sa aviation-centric operations sa maritime environment. Ayon kay Governor Hermogenes Ebdani Jr., bukas ang kanilang lugar para sa isasagawang maritime exercises ng Philippine Maritime Corps at US Maritime Corps bilang paghahanda sa anumang sitwasyon. It's better to prepare for something that may not happen. And insofar as Zambales is concerned, we are open for as long as, of course, they respect our rights, they respect our laws. And secondly, I have been in from the service and I know how it feels and I know the requirements. Claire Lacanilao para sa Mornings with GMA Regional TV.